kayo muli nagbabalik na naman para sa panibagong review, panibagong discussion na naman po tayo. Syempre, but before I start my video, syempre nakita na yung title at yung thumbnail. Okay, so kailangan ko lang naman po magpasalamat doon po sa mga taong bagong nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Salamat po at pinagkatiwalaan nyo po yung aking channel sa pamamagitan ng mag-subscribe. At sana po eh talagang na-click nyo na rin po yung notification bell, no? Para updated nga po tayo or kayo if in case I have a new video like this na i-upload ko pa sa mga susunod pang araw, susunod pang linggo and whatsoever. Okay, so sa mga baguhan pa lang at di pa nakakapag-subscribe, well, just to tell you quickly, my channel is all about whitening product, beauty product, at mga lucky charm at pampaswerte. Basta kung saan po yung expertise ko, kung saan po ako magaling, yun po yung ginagawan ko ng vlog. Okay, so without further ado, let's start our topic for today. But before I start again, please do consider my channel to subscribe, okay? At I have a lot of video na talagang mai-offer po sa inyo. Ang gagawin nyo na lang po, panoorin po yung mga video niya to. So, without further ado, ito na, let's start our topic for today. So, medyo, ano po tayo ngayon, itong discussion na to, medyo so, may kinalaman po to sa mga paniniwala or sa mga sabi-sabi or sa mga, ano ba tawag dito? Yes, may kinalaman din po ito sa feng shui at sa mga paniniwala, ika nga, okay? So, syempre nakita nyo yung title at yung thumbnail. So, bakit ko ba ito gagawin tong video na to? Alam mo, sa totoo lang, matagal ko na dapat tong gustong gawin tong video na to. Nagkataon lang talagang wala talaga akong time. So, that's why I've come up to this video regarding na rin po sa aking ka-workmate dati. Kasi, matagal na siyang nagtanong sa akin through messenger at hindi ko na po yung babanggitin yung name niya. Basta tawagin na lang natin siya sa pangalang Dali Ann Carvajal. So, that ka-workmate ko siya and then nagtatanong siya sa akin dati kung okay ba na maglagay ng salamin or mirror sa inyong kwarto facing the bed or whatsoever. Okay, alam niyo, sa totoo lang, gagawin ko tong video na to just to give you a information at babala at warning. Alam mo, sa totoo lang, hindi po ito biro, hindi po ito kalokohan, at hindi po ito sabi-sabi. Ito po ay may katotohanan, okay? Especially sa mga feng shui expert, kahit magtanong po kayo, okay? So, ako, hindi po ako feng shui expert, pero nakuha ko tong paniniwala na to sa aking lola, which is yung pure Chinese kong lola sa father's side. Okay, so may nagtatanong kasi sa akin, particularly yung co-workmate ko, sabi niya kung pwede daw ba yung mirror sa kwarto at kung nakaharap sa bedroom, kung okay lang daw ba. Okay, well, just to give you a answer, honest answer, sa totoo lang po, bawal na bawal po ang salamin na nakaharap sa bedroom. Although, pwede naman sa kwarto ang salamin, pero mahirap po talaga iposisyon yung salamin na hindi nyo makikita yung kama. Okay? So, might as well, hindi ko po maisasuggest sa inyo na maglagay po ng salamin sa inyong bedroom. Kasi kahit sa ang angulo nyo po siya ilagay, talagang mahahagip at mahahagip yung kama. Kasi bawal na bawal po talaga, lalo na sa mga Chinese, sa mga feng shui expert. Kahit magtanong po kayo sa mga feng shui expert, bawal na bawal po yung salamin at ang inyong kama na talagang magkatapat at kitang-kita yung buong katawan mo, lalo-lalo na kung natutulog ka. Okay, so ano bang magiging ano niyan? Ano bang magiging negative impact kung sakali mang na ginawa niyo yung ganon or accidentally na talagang yung kama ninyo ang nakatapat sa bedroom or kung nasa side man, ito yung kama at ito yung salamin. Basta any side, basta kitang-kita yung katawan ninyo, kitang-kita yung kama ninyo, lalong-lalo na pag natutulog kayo or nakikita yung reflection ninyo, bawal na bawal po yun kasi ang tatargetin po sa inyo ay health. Okay, so health-wise talagang magkakaroon po kayo ng mabigat na pakiramdam or bad dreams or higit sa lahat, sakitin po kayo. Okay, so hanggat maaari po again, hindi po ito biro, hindi po ito sabi-sabi. Ito po ay proven and tested na rin po. Okay, so kaya nga kahit magtanong po kayo sa mga Chinese na ano, ang mga bahay nila mostly talaga hindi nakatapat ang salamin sa bedroom. Okay, so hanggat maaari, alisin na lang po ang salamin sa inyong bedroom. Kasi ang kwarto, four-sided lang, di ba? Four-sided. So, yung kama nyo sa gitna,
kahit saan nyo pa ilagay, iposisyon yung ano nyo, kama ninyo, talagang mahahagip at mahahagip yung kama. In short, makikita at makikita nyo yung reflection ninyo. So, might as well, hindi ko po maka-advise sa inyo kung sakali man na merong salamin kayo, natanggalin nyo dapat. Okay, kasi sa totoo lang, it will sacrifice your health, your, pag natutulog kayo, may tendency po na talagang hindi po magiging maayos yung pagkakatulog ninyo. Pero more on health po talaga, magiging sakitin po yung mga taong nakahiga doon sa kama na yon at nakikita yung reflection po nila. Okay, so kung hindi naman po maiiwasan at talagang nandyan na po yung salamin, siguro ang pinaka maipapayo ko na lang sa inyo, remedies, yung pinaka remedyo, bago kayo matulog, eh takpan nyo. Takpan nyo ng tela, any kind of tela, especially color red, mas maganda. Takpan nyo yung salamin ninyo bago kayo matulog, okay? So, or ano, isa pang remedyo, maglagay po kayo ng hulo or hulo na feng shui lucky charm na hulo. Papakita ko dito sa screen para at least, ayan po yung hulo na yan for health protection. Okay, so yun po yung pinaka-ma-advise ko sa inyo. Kung sakali talagang hindi maiiwasan na talagang andyan na yung salamin at hindi nyo na mailipat, okay? So same thing, kung sakaling may bedroom kayo at meron kayong TV, alam niyo po ba yung TV? Di ba usually ganun mga ano, bedroom tapos may TV or TV dito or kahit sa ang posisyon na TV, di ba pag ang TV po nakapatay, nakikita niyo po yung reflection ninyo? Okay, so bawal din po yon. Basta, kasi yung TV pag nakapatay siya, para na rin pong salamin yan, nakikita niyo po yung reflection ninyo. So isa din po yon sa mga bawal. Okay, so yun nga po, ang pinaka-remedyo po yan, eh bago po kayo matulog, takpan nyo ng pulang tela ang inyong TV nang sa ganun hindi po nakikita ang inyong reflection. Okay, kasi nga ang pinaka-punto ko dito is bawal na bawal po yung matutulog ka. Siyempre, nakahiga ka, natutulog ka, tapos nakikita yung reflection ninyo, number one sa salamin, number two doon sa TV, lalo na pag nakapatay yung TV. So, bawal na bawal din po yun. So, kailangan lang po talaga, eh, sundin nyo na lang po yung sinabi ko. Kasi sa totoo lang, hindi po ito biro, ito po ay 100% legit. At marami na rin pong nagsasabi sa akin na talagang mabigat sa pakiramdam kapag eh ang kwarto ninyo ay may salamin at nakikita ang inyong sarili or ang inyong reflection, lalong-lalo na pag kayo ay natutulog. Okay, so gawin nyo na lang po kung hindi talaga maiiwasan, takpan nyo na lang po yung salamin ninyo ng pulang tela, okay, bago kayo matulog. Ngayon, kung gising naman na kayo, pwede nyo naman tanggalin, okay? Wag lang po talaga yung matutulog kayo sa kama at andoon po yung salamin or yung TV na nakikita yung reflection from the word itself, reflection. So sana po eh naging maliwanag po sa inyo ito. So kung kayo po eh may mga katanungan pa regarding dito sa inyong mga sa ating topic sa salamin, sa mirror, mag-comment lang po kayo at sasagutin ko po yan sa abot ng aking makakaya. Okay, so kaya ko ito ginawa itong video na to para at least makapagbigay na rin po sa inyo, makapag-share sa inyo ng information at babala na talagang bawal na bawal po talaga. Ako na nagsasabi sa inyo. Kaya ngayong kwarto ko dito, eh wala pong mirror kasi ayoko, kasi mabigat sa pakiramdam. Kasi ako na rin, naka-experience na rin ako dati na hindi talaga siya kaaya-aya, na totoo lang. Hindi ako nagkasakit, pero sobrang mabigat yung katawan ko, ang bigat ang pakiramdam ko. Feeling ko parang papunta na ako doon sa magkakasakit ako. So sana po eh naintindihan nyo po itong topic na to. At kung kayo po eh may mga comment, question, or violent reaction, you are feel free to comment down below. At sasagutin ko po yan sa abot ng aking makakaya. So kung kayo po eh may mga request regarding ko, kung ano man yung gusto kong gawa ko ng video, mag ano lang po kayo, okay? Mag feel free to comment down below. At malay nyo, maikonsider ko po yan na magawan po siya ng video. Okay, so sana po eh nagustuhan nyo itong video na to at nakapag-ambag ulit ako sa inyo ng konting aral at information regarding po sa salamin. Okay, so hanggat maaari lang po talaga, itabi nyo na yung salamin ninyo, ang inyong mirror sa inyong kwarto, lalo na sa kama. Bawal po talaga yung nakikita yung reflection ninyo sa salamin kasi malas po talaga yan. Ako na nagsasabi sa inyo, okay? So again, if you find this video helpful and if you like this video,
like it, and then share nyo na rin po ito sa inyong mga social media account like Facebook, Twitter, or Instagram. Again, sa mga di pa nakakapag-subscribe, please do consider my channel to subscribe and don't forget to click the notification bell para updated nga po kayo sa mga bagong video na i-upload ko pa in the near future. Again, this is Tinkle Serio, aka Charlize. Till the next video, I love you. Sundin nyo po yung sinabi ko. This is legit at 100% may katotohanan po. Okay? Bye-bye po!